ipakikita ko naman sa inyo ngayon kung paano magpalit o mag-replace ng motherboard ng CPU. Ang pag-i-install ng motherboard ay isang crucial step para magbuo ng computer. It can be a bit intimidating lalo na sa mga hindi pa nakakapagbuo ng computer before. Kaya gawin nating straightforward yung process. Meron tayong bagong motherboard dito. Papalitan natin itong motherboard ko dahil defective na siya. MSI H310M PRO-M2 Plus ang nabili nating motherboard. So, wala tayo kasing makuhang ibang mobo na pwede dito sa system unit natin. 3 years old na kasi itong ating CPU. i7, 8th generation. Sayang naman kung mag-upgrade ako ng buong unit. Pwede pa naman siya. At saka wala pa tayong money na pang-upgrade. So, may kasama siyang DVD. Dito nakalagay ang installer ng mga drivers ng mobo. Pliers, MSI sticker, manual, dalawang SATA cable, backplate, at saka mga screw. So, napaka-compact at efficient ng motherboard na to. Intel 1151 socket for 8th and 9th generation Intel Core processor. So meron siyang dalawang DDR4, dual channel memory slot, plus 1 M.2 PCIe 3.0 port for export. Meron siyang isang PCI Express 3.0. Of course, USB 3.0 ports including a Type-C port. At higit sa lahat, affordable and powerful siya. Pwede siya sa gaming PC, sa workstation, or advanced multimedia setup. Great value for money, di ba? Tanggalin na natin ang ating papalitang motherboard. And take note, bago natin galawin ng CPU unit, unplug dapat lahat ang mga cables natin connected to the CPU. Tanggalin na natin ang main power, 20 plus 4 pin connector sa motherboard. Pati itong SATA cable, 4 plus 4 pin connector. Itong memory, ang pagtanggal nito, naka-clip lang yan. Press lang natin yung tigkabilang tabi. Matatanggal na siya. And tanggalin natin ang video card. Ito yung ating video card. MSI NVIDIA GeForce GT730 2GB. Ito lang yung ginagamit ko sa pag-edit ng vlog. Sana lang tayo mag-upgrade kapag meron na tayong money na pambili ng swabeng video card. Tanggalin din natin yung front panel connector, yung USB audio. Remove natin ang mga screws sa motherboard. Carefully lift the motherboard out of the CPU unit. So, tanggalin na natin ang CPU fan. This is Gigabyte H310M-H na motherboard. So, ang issue nito ay nagpa-power on and off siya. Defective na siya. Ilipat na natin ang ating CPU. Make sure lang na ground yourself to prevent static electricity from damaging the CPU, like hawak tayo sa metal or nakadikit tayo. Push lang natin itong small lever on one side of the socket. Ito kasi yung locking mechanism na nag-hold sa CPU. Gently lift lang natin itong CPU out of the socket. It's important to handle the CPU with care. Ito ay paka-delikadong component that can be easily damaged. Be sure parati na properly ground yourself before handling the CPU and hold it by the edges. Iwasan nating mahawakan yung mga pins at saka yung ibang components on the bottom of the CPU. So ang pag-install ng CPU to a motherboard is a relatively simple process lang naman. Align natin yung CPU dun sa socket. So, meron naman yung arrow and make sure the notches on the CPU match the notches in the socket. Carefully lower the lever para malak na yung CPU into the socket. It's important to handle the CPU with care.
So napakahalaga na masigurado natin that the CPU is securely seated in the socket and that the locking mechanism is fully engaged. Kapag mali kasi yung paglagay na the computer may not function correctly or may even be damaged. At saka mahalaga rin na pag mag-i-install kayo ng CPU sa isang motherboard, it's important to check the CPU compatibility with the motherboard. Make sure na tama yung socket type at saka yung power consumption ng CPU dapat match sa motherboard. So line up lang natin yung CPU pan dito sa CPU socket. So making sure the pan's connector matches the header on the motherboard and the pan is facing the right direction. Gently press lang natin yung pan pababa on the CPU socket, making sure the pan's mounting bracket ay naka-line up with the retention bracket doon sa motherboard niya. So secure na natin yung pan to the motherboard by locking the retention bracket in place. So ito naman yung backplate, sakto siya. Ilagay na natin dito sa CPU. Siguraduhin natin na naka-install ng mahusay ang ating pagkakalagay sa motherboard. So, ikabit na natin ang ating motherboard carefully. Ilagay na natin yung screw gently. So, i-install naman natin ang RAM. I-align lang natin ang RAM dun sa slot, making sure the notches on the RAM match the notches in the slot. So, gently press down until it clicks into place. Yun kasi yung lock niya. Pag narinig na natin yung tick, ibig sabihin, nag-lock na siya. So, i-connect din natin ang power switch, tsaka itong reset switch, power LED, at tsaka HDD LED. So, madali lang i-connect yan. Check nyo lang sa manual yung instruction. At tsaka sa motherboard, may nakasulat din dyan kung nasan yung number one pin sa board. So, doon mo i-connect yung may arrow sa cable. HDD LED, power switch, reset switch. Kasunod natin ikabit itong front panel audio at saka USB. So i-connect na natin ang 4 plus 4 pin ng P-issue supply sa motherboard. Hindi naman po yan kukonek kung hindi siya para doon. Kaya huwag kayo mag-alala. So connect na natin yung SATA cable sa motherboard at saka sa hard disk natin. And then install na natin ang ating video card. I-align lang natin sa slot, making sure the notches on the video card match the notches in the slot. Kapag na-connect na natin yung ating mga cable sa motherboard, ng ating mga components, saka natin ikabit yung power supply 20 plus 4 na pin connector sa motherboard. Then connect na natin ang ating monitor cable sa CPU unit natin, mouse, keyboard, speaker at iba pang cable. So yun, at nagboot na ang ating CPU. Dahil nga nagpalit tayo ng motherboard ay may Windows na yung naka-install yung ating SSD. Tingnan natin kung didiretso siya sa Windows. Ibang motherboard kasi yung ipinalit natin, not the same motherboard na Gigabyte, ito ay MSI. So inaalala ko na baka mag-blue screen. So dinedetect ng Windows ngayon ang mga bagong components sa motherboard. And ini-install niya yung available driver. Sana pumasok sa Windows. Ayun, pumasok na tayo sa Windows. Successful. Yes. Ganun lang kadali yung pag-i-install ng motherboard at saka nung iba niyang component. Kung gusto niyong itry yung pagbubuo ng CPU, yung pag-i-install ng motherboard at saka yung ibang components ng computer, do it carefully and handle with care, lalo na yung mga parts. Kung meron kayong tanong, drop nyo lang sa comment section. Sagutin natin yan. Okay. I'll see you next time. Bye. Subscribe.